Magandang araw po mga kabarya, mga kaibigan sa buong mundo. Sana ay nasa mabuting kalagayan bawat isa. At ito po ating topic mga kabarya at mga kaibigan sa araw na ito. Ito po ay naisukli sa atin sa tindahan habang tayo bumibili ng pagkain. Eh mga kaibigan, kung trip mo at gusto mo ang gantong klaseng topic, pakisuporta na lang po ating channel Alejandro Bilog TV. Ayan. Ayan po ang nakikita nyo yung ating 5 peso. Bibihira na lang ang nakakahawak ng ganitong barya mga kaibigan. Ayan. At unahin ko na mga kabarya, mga kaibigan sa buong Pilipinas at mga supporter ng channel nito. Ito po ay hindi gold at hindi rin po silver. At ito po ay gawa sa nickel brass. Kaya ang manilaw-nilaw. So huwag sana po kayo magkakamali. At ang kondisyon ng baryang ito mga kabarya at mga kaibigan ay nasa good condition na lang. Itong klase ng barya mga kabarya, ito po yung 2014 commemorative coin ng Pilipinas, yung tinatawag na ang bagong bayani. So maraming nagtatanong, magkano daw ba ito sa ngayon ang halaga? Nabibili ba ito? Yan ang karaniwang tinatanong ating mga kababayan, ng ating mga kaibigan mga kabarya, mga coin collector. So ayan mga kabarya, papayawan natin ang ganitong klaseng coin. Ayan dyan mga kabarya, mababasa mo dyan, Republika ng Pilipinas, ayan no, at sa bagong bayani. So itong mga nakasulat na maliliit, yan po yung mga bansa kung saan nagtatrabaho ang mga OFW. Kaya nga po tinawag na bagong bayani. Isa po tayo sa naging OFW sa South Korea. So ito mga kabarya, iba't ibang klase ng trabaho, may doktor, may engineer, may natawag na factory worker, mga nagluluto. Yan. Sila yung mga bagong bayani. Sila yung mga nagsasakripisyo para sa pamilya, para umasinso at makatulong din sa pag-unlad sa ating bansa. So, ayan mga kabarya. At yung kanyang gilid ay smooth. At ito yung kanyang reverse mga kabarya. Makikita mo dyan yung isang pamilya. Ayan. Pamilya yan ng OFW. Ayan. At may eroplano. Ito ay nagsisimbolo na sumasakay sa eroplano, pumupunta sa ibang bansa yung mga taong naghanap buhay para matupad ang mga pangarap. At nandyan mga kabarya yung seal of the BSP, Banko Sentral of the Philippines, o Banko Sentral ng Pilipinas, 5 piso yung kanyang denomination. So ayan mga kabarya, ito ay nasukli lang mga kabarya sa akin. Kaya ito yung ating naging topic. Kung ang coin ang mayroon tayo, yun po ating topic. So, punta na po tayo sa presyo nito. Mga kabarya, kay numista.com, mag-google lang kayo, hanapin nyo doon yung ganito. I-type yung kanyang denomination, nalabas doon. Ang presyo nito mga kabarya, very fine, 25 pesos, extra fines, 50 pesos. Yung AU, almost uncirculated, saka yung uncirculated mga kabarya, 120 pesos lamang kay Numista. So maraming hindi pa nakakahawak ng ganitong klaseng coin. So ayan, pero mga kabarya, yung ganito, bibihira nga itong mahanap kasi ito ay commemorative. Yung ganitong kondisyon mga kabarya, pwede na yan sa 10 pesos o 15 pesos isa kung walang wala talaga, kung gusto talagang bilihin. Pero sa katotohanan mga kabarya, ito ay face value lang. Pero kung bibilin sa inyo mas mahal, ay binta nyo na kasi tutubo ka naman mga kabarya. Itong baryang ito ay legal tender of the Philippines. Ginagamit pa, circulated pa sa buong Pilipinas. Ayan. At sa presyo, tinignan natin mga kabarya kay Coin Collector Group sa FB. Marami tayong grupo na tayo ay kasali. Doon mga kabarya ay sa ngayon wala akong nakitang nagbenta ng ganitong paisa-isa. Yung hindi naka-blister pack. Pero kung mayroon kayong sobrang kinang uncirculated, yung bagong-bago pa mga kabarya, fair price, 30 pesos. Nagre-range po ito ng 20 to 40 pesos ang isa mga kabarya. At yung blister pack nito mga kabarya, yung nakakarton pa. Kung bibili ka mismo sa Banko Sentral ng Pilipinas mga kabarya, 75 pesos po ang isa. Ayan, pero kung sa online selling sa Coin Collector Group sa FB, ito po ang nag-gray range ng 120 pesos yung blister pack. Pero itong ganito na good condition lang mga kabarya, na
ang bagong bayani ay hindi naman po ito napakamahal. Sabi ko nga ay face value lang, pwede nyo nang ibili lalo na kung pangit na. Pero kung uncirculated, ay pwede na yan sa 30 pesos ang isa. At kung may mga mapapanood naman po kayo sa mga katulad ng YouTube, ay talagang ang mamahal ng mga bintahan dyan. Tiningnan natin, bago tayo nag-vlog, ni-review natin yung Coin Collector Group saka yung YouTube. Dito kay YouTube, may nagbebenta 700 pesos, 4,800 pesos, mayroong 10,000, 5,000, iba't iba po ang presyo dito kay YouTube. Depende po yan sa nagpapaliwanag, pero ang katotohanan, ang pinakamahal ng mga kaibigan eh, 160,000 pesos itong bagong bayan eh. Ay huwag po kayong magre-rely ng presyo dyan sa YouTube, may kanya-kanya po yung strategy mga kabarya. Pero ang totoo, ilan lang ang mga vloggers o YouTubers ng barya na talagang ang kanilang presyuhan ay accurate sa Coin Collector Group sa FB o sa local buy and sell natin sa Pilipinas. Kaya maraming salamat mga kabarya sa suporta. Sana'y nagpagbigay ng munting impormasyon ang aking video. Salamat sa suporta. God bless you all. Bye-bye!